pork, giniling. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot. At once na mainit na itong mantika, igisa na natin itong bawang. Itong bawang ay dinikdik ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. Ito yung tinatawag natin ng minced garlic. Igisa lang natin ito ng mga 10 to 12 seconds. At ilagay na natin yung sibuyas. Ito namang sibuyas ay chinop ko lang at dilaw na sibuyas ang ginamit ko. Pwedeng-pwede tayong gumamit ng puti, una po lang sibuyas. Haluin lang natin at itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa tuloy ng lumambot itong sibuyas. Mas maganda kapag medyo nagbabrown na rin yung bawang. Ilagay na natin dito yung ground pork o yung giniling na baboy. At lutuin lang natin ito hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. Habang niluluto itong giniling na baboy, halu-haluin lang natin para maging even yung pagkakaluto. At ready na to. Ilagay na natin yung tomato sauce. Ang gamit ko dito ay tomato sauce na dilata. Pwede na kayong gumamit ng sariwang kamatis. Mga 3 hanggang 4 na piraso ay chachop lang natin. Pero kung kamatis ang gagamitin ninyo, isasama na natin igisa yung kamatis sa unang part pa lang kasama ng bawang at ng sibuyas. Haluin lang natin ito. At maglalagay lang tayo ng pork broth. Kung wala kayong pork broth na available dyan sa inyong location, pwede kayong gumamit ng beef broth. Pwede kayong gumamit ng tubig lang kung wala talagang available na beef or pork broth. Pero kung gusto ninyong mas malasa, pwede kayong magdagdag ng isang perasong pork cube or ng beef cube. Haluin lang natin at pabayaan lang natin na kumulo itong liquid. Takpan lang natin at pabayaan lang nating maluto ito ng mga 20 minutes between low to medium heat. At makara ng 20 minutes o 20 minuto, maglalagay lang tayo ng raisins. Maganda dito sa ating pork giniling ay may konting tamis. At yung raisins na nakakatulong para magpatamis. Pero kung ayaw ninyo ng raisins, okay lang din yan. Dahil pwede naman tayong maglagay ng konting asukal. Haluin lang natin. At lutuin lang natin ito ng mga 5 minutes pa. Takpan lang muna natin itong ating lutuan. At this point, ay pwede na nating ilagay ang ibang mga gulay pa. At ang tinutukoy ko ay yung patatas at yung carrot. Uunahin natin ilagay yung carrot. Ito ay hiniwa lang natin ng maliliit na cubes. Haluin lang natin. At isunod din natin yung patatas. Ganun din yung sa patatas, hiniwa lang din natin ang maliliit na cubes. Takpan lang natin itong ating lutuan at ituloy lang natin ang pagluto ng 10 to 12 minutes. Nasa medium heat lang tayo. Haluin lang natin uli at titimplahan lang natin. Halos patapos na tayo. Meron na lang tayong ilalagay na isang special na ingredient sa bandang huli. Ito yung asin. Pagdating sa dami ng asin, nasa sa inyo yan. Kaya tikman muna natin para malaman natin kung gaano kadaming asin ang kailangan nating ilagay. At same thing din pagdating sa ground black pepper. Pwede rin kayo gumamit ng ground white pepper kung gusto ninyo. Haluin lang natin ito at siguraduhin lang natin na nahalo na mabuti yung mga seasoning. At naglalagay din ako dito ng nilagang itlog. Yan yung tinutukoy kong special ingredient. Ang gamit natin ngayon ay nilagang itlog ng pugo. Pwede kayong gumamit dito ng nilagang itlog ng manok. Nasa sa inyo yan kung anong available. Haluin lang natin ito. Dahan-dahan lang ha. Para hindi kaagad madurog yung itlog. At ililipat na natin ito sa isang serving bowl.
Pagkatapos ay iserve na natin. Ito na ang ating pork giniling. Tara, kain na tayo!